kung first time nyo sa channel na ito, maaari nyo pong isubscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod na upload ko. Ito isang malaking hamon sa Department of Education o DepEd para sa pagpapatupad ng mga guidelines at sistema hinggil sa usaping baliklase na sa Agosto o ang tinatawag na Learning Continuity Plan. Ito'y sagot sa kagawaran ng edukasyon sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng mga bata sa panahon ng pandemya. Ayon sa pinapalabas ng ahensya na Department Order No. 7 Series of 2020 o ang Official School Calendar and Activities for School Year 2020-2021 na sa August 24 na ang unang araw ng pasukan. Ngunit paglilinaw ng DepEd na hindi nila pinipilit ang face-to-face na pagpasok ng mga bata sa eskwelahan at local DepEd officials ang magdidesisyon dito kung ano ang dapat gagawin depende sa sitwasyon ng isang lugar at maaaring ipapatupad ang distance learning through internet o kaya'y television at radyo. Ayon sa DepEd na malaki ang gagampanan ng mga magulang sa new normal na sistemang edukasyong ito base sa learning continuity plan na ipapatupad at sa darating na June 1 ay opisyal nang magtatrabaho ang mga public school teachers bilang paghahanda sa susunod na pasukan. Kaugnay ng usaping ito, naghain ng House Resolution No. 876 si Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr. upang kansilahin lahat ng klase mula preschool hanggang college habang wala pang vaccine sa sakit. At ayon sa kanya, na bagamat may mga inirekomendang alternatibong paraan ang DepEd upang hindi magkaroon ng face-to-face na klase, ay hindi pa rin ito posible sa mga lugar na mahihina ang telecommunication signal. At ayon sa kanya, ang ibang mga estudyante ay walang kuryente, walang internet communication at walang mga gadget na maaaring gamitin ito. At kaugnay nito, ayon din kay Provinciano Party List Representative Ronnie Ong, nadagdag sa gastusin ng mga magulang ang panukalang virtual classes at nais niyang ipuspo na lang ang entire school year without any exception dahil hindi pa handa ang lahat. Ayon naman kay DepEd Undersecretary for Curriculum and Instruction Diosdado San Antonio na pag-aralan ng ahensya o magkaroon ng konsultasyon sa planong pagbukas ng klase sa Agosto at magkaroon din sila ng survey mula June 1 to June 30 upang ma-finalize ng departamento kung ilang estudyante ang maaring mag-participate sa online mode of learning. Ang usaping ito ay umani ng samot-saring reaksyon lalo na sa mga magulang kung saan ang iilan ay pabor dito at ang iba naman ay hindi sang-ayon at gusto nilang vaccine muna na bago eskwela o hindi nila isusugal ang buhay ng kanilang mga anak. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa usaping ito, mari po kayong makipag-ugnayan sa kagawaran ng edukasyon.